Kumusta po kayong lahat? Ayan, narito na naman si Gracias at ma-share na naman akong isang masarap na pang-dessert. Lalo na ngayon guys, papalapit na ang Pasko at bagong taon. Masarap po ito. Ipanghanda at makakatipid ka dito. Sa tipid na to guys is sobrang sarap. Ayan, hindi mo na kailangan ng all-purpose cream. Kasi diba guys, may kamahalan yung all-purpose cream. Ayan, kaya ito makakatipid ka na dito at masarap pa. At ito guys, hindi lang ito pwedeng pang dessert sa bahay. Ayan, pwede rin itong ipang negosyo. Ayan guys, at samahan nyo ako na gawin ito guys para may guide po kayo. At para naman pag malapit na yung Pasko at bagong taon, pwede nyo po itong gayahin. Ayan, at para naman may pang dessert ka na, masarap pa, di ba? Maganda po ito guys sa mga nagtitipid. Ayan, at bagay na bagay ito guys sa mga ilan lang ang mga budget. Ayan, at ayan, sobrang sarap po ito guys. Mananam at tama lang yung tamis nito. Ayan, hindi po siya nakakaumay o madali kang masawa. Ayan, at samahan nyo ako. Ayan guys, at nag-prepare ako dyan ng microwavable na 500 ml, bali 8 pieces yung aking i-prepare dyan guys. Tapos, graham, 1 pack lang muna yung aking ginamit dyan. At nilagyan ko lang siya ng 2 pirasong graham, bawat tube. Ayan, then strain natin yung ating fruit cocktail, bali yung maliit lang na fruit cocktail yung aking ginamit dito. Take note guys, bali huwag nyo munang i-open yung inyong kalan dito. Ayan, bali naglagay ako dyan ng 1 cup ng syrup ng fruit cocktail, 2.5 cup na water, 2 can na evaporated milk, 3/4 can na condensed milk. And then yung ating white jelly na unflavored na 24 grams, 1 sachet lang yung aking ginamit or nilagay dyan. Then 5 tablespoon na cornstarch. Ayan, tunawin natin ito ng mabuti or i-mix para hindi po siya magbuo-buo guys. Natunaw na yung cornstarch, bali open na natin yung kalan in a low medium heat. Alalay sa pagluto nito guys, kasi madali lang po siyang lumapot. Kasi pag pinabayaan nyo ito guys, is magbuo-buo yung ating mixture na gagawin. Ayan, huwag nyo po itong iiwanan. Then, huwag naman yung masyadong malapot masyado guys. Yung katamtaman lang is off na yung kalan, then sit aside. Ayan, then isang lagayan is naglagay na ako dyan ng graham, then yung ating fruits. Pag nalagay na lahat yung mga, or nilagay na lahat yung mga fruits sa lagayan is, susunod naman na ilagay is yung ating mixture na ginawa kanina na jelly. Ayan. Bali, isang sandok, bawat ano guys, tube. Then, after nyan, yung ating graham. Next is yung ating mixture na ginawa kanina na jelly. Ayan, then fruits na naman guys. At may sobra po akong mixture kanina is, bali, hinati-hati ko na siya sa paglagay. Then, maglalagay tayo ng crushed graham. May sobra kasi ako na cracker na 1 piraso, bali, ayan, is hinati-hati ko na bawat tube. Ayan guys, at tapos na gawin. Ilan lang yung mga ingredients natin ginamit. At kung nagustuhan nyo itong recipe na aking i-share sa inyo guys, ayan, at paki-share at paki-subscribe din sa aking YouTube channel, Gracias Kakanin at iba pa. Ayan, at tikiman time na guys, at titikman na natin. Hindi na kasi ako makatiis. Ayan.
Ayan, at ang ganda. Wow! At napaka-creamy ito, guys. Ayan, at bali ito, guys, 30 minutes ko lang siya inilagay sa ref, at pwede rin ninyo itong 24 hours na nasa ref. Pero para sa akin is tama na sa akin yung lamig nito. Ayan, at sana nagustuhan nyo itong recipe natin in-share, guys. Ingat po kayo lagi. God bless!